Sa pagsabog ng Bulkang Taal, buhay at kabuhayan ang nakataya. Si Nanay Rose na 3 taon nang nagbibenta ng halaman na lungkot sa dinatnan niya sa kanyang garden. Siyempre, para akong iiyak, Neng. Kasi po, siyempre wala na yung ano. Mapapalitan lahat yan. Mapapalitan lahat. Ide-deliver na sana ni Nanay Rose ang mga panindang pananim bukas, pero mukhang malabo na raw na mangyari ito. Balik kung makikita natin itong garden ni Nanay Rose, instead na color green siya, color gray na siya dahil sobrang daming ash na bumagsak sa mga pananim niya. At itong mga ibang halaman niya, kung makikita natin, lumupay-pay na yung mga leaves niya kasi sobrang bigat nung mga ash na napunta sa mga halaman niya. Sa kabila nito, pinilit pa rin isalba ni Nanay Rose ang iba niyang tanim. Mamamatay na siya, Neng, kasi once na na-dry ito, maghapon ngayon, sementado na siya. Tsaka sulfuric daw ito sulfuric ang ash. Kaya ngayon, ang dapat gawin? Hugasan. Yan, hinuhugasan ko. Para maalis lahat. Try natin kung mabuhay pa ulit. Ganito rin ang pakiramdam ni Nanay Pilar na naabutan naming hinuhugasan ang kanyang pananim. Parang nanghina ka na hindi ka makakilos kasi na ikabubuhay mo, ganyan. Sa lahat na maghahalaman, ganyan ang nararamdaman. Ayon sa License Office for Businesses ng Tagaytay, may 11 na agricultural industries sa vicinity ng Tagaytay. Aabot din sa mahigit 2,200 ang commercial establishments sa lugar. Karamihan sa mga ito, gaya ng mga kainan, ay closed for business ngayon. I will be try to coordinate with them kung paano natin sila matutulungan. Kasi karamihan sa ating mga nagtitinda rin ng mga halaman, karamihan nandun dito sa Batangas. Actually, dito sa Tagaytay, very minimal nga kung sasabi nyo, kakaunti lang din sila. Tiniyak naman ni dating Tagaytay Mayor at ngayon Senator Francis Tolentino. Ngayon, naka-in place na yung DPWH, clearing na ng mga roads in coordination with PNP. Ngayon na rin yung pagbibigay ng food packs ng DSWD, pati pagtulong ng DOH. So, medyo mapapabilis yung proseso. Sa kabila ng hindi magandang pangyayari, umaasa pa rin ang mga maliliit na negosyanteng gaya ni Nanay Rose na makakapagsimula ulit sila kapag kumalma na ang Taal Volcano. I am Bea Dokyogen and I stand for truth.